tayo guys, may another spearfishing videos tayo at dumayo tayo ng ibang lugar. At sa mga sumusuporta sa akin dyan, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo at huwag niyong kalimutan mag-hit ng notification bell para sa susunod na ating upload ay lagi kayong updated sa mga videos ko. So dito na nga tayo guys, nadating na natin yung edge ng wall. So habang nag-aantay ako ng isda guys, may nakita akong trebali sa kalayuan. Kaso nung tinay kong tinawag lumayo, mailap yung trebali na nasa gupa ko guys. Ayun, nag-aantay tayo, baka may chance na bumalik. Pero naubusan ako ng hangin guys, umakyat na lang ako balik. So habang nagpapalutang tayo guys at nagre-recovery tayo ng ating breath hold, may nakita akong pawikan na may sumasama na batfish or dayang kung tawagin sa amin. So inilapitan ko ng dahan-dahan guys, dahan-dahan lang kas para hindi magulat. At ayun guys, tinamaan niya sa pool, umipiglas pa. Malakas din humatak yung isda na to guys. Pagkatapos nating i-secure ang isda guys, na naman tayo dito na tayo sa wall, edge ng wall mabang. At nakita ko yung mga isda guys na iba yung galaw nila, kaya tinitingnan ko sa ilalim, baka nandun lang yung malaki. So sinasuri ko talaga guys kung may dadaan ba na malaki dyan. At saka nung pagangat ko ng ulo ko, ayun, may dumaan pala na king mackerel at tinamaan guys. Kaso alanganin yung pagkatama, napakanipis lang ng parte ng king mackerel na tinamaan, kaya nakawala. Sa di kalayuan guys, may nahuli palang king mackerel din si Jade. Ang higi, bitas. Mga, hindi ka, matukaw. Patang kilos at ang higi, kaya na. Habang nagpapalutang-lutang kami dito guys, may naspot ako na
aking mackerel sa itaas. Kaya sinundan ko agad at tinawag ko. Ayun. Tsaka nung tiningnan ko sa lalim, baka merong malaking iba. Tsaka nung pagliko niya, guys. Ayun, sure ball na pagkakatama. Hindi talaga makawala yun, guys. Tsaka ayun. Kahit maliit lang, lakas pa rin manghatak ng isda na yan. Sinahata ko na payangat yung king mackerel at hinawakan ko na agad sa buntot para di pa makawala. Mga nasa 3 kilo at ito, guys. So susunod na video, guys, at nag-iipon ako ng hangin ko, guys, ng pang malalimang bread hole to. Jordan, kita-kita sa taas, kaya doon ako nag-drop. Tsaka pagkadating ko dito sa edge ng wall, guys, naghantay pa ako ng ilang minuto, guys, na kung may dadaan ba. Guys, nag-skip na ako ng video at ayun nga, may lumapit na snapper, malaking snapper, at sinundan ko na agad, guys. Tsaka nung paalis na siya, tinira ko na agad sa likod at ayun, sa pool sa likod, dumila pa yung tali ko papunta dun sa butas. Malalim pa naman, guys. Chinek ko yung dive watch ko, guys. Napunta tayo sa 26 meters at yung breath hold ko is 3 minutes. Ayan, guys, binalikan ko na. Nag-ipon ako ng hangin dito, guys. Kasi pang malaliman talaga, hinahila papunta sa ilalim yung tali ko at pinasok sa butas. At ayun nga, guys, yun yung unang butas na pinasukan niya. Tsaka nung hinila ko, guys, ayaw talaga matanggal, kaya umalanganin ako, umakyat na ako, guys. Ayan nga, guys, nagtry si Jade na mag tingin dun sa ilalim. Ayan na, nagdive na siya dun sa may wall. Tsaka tinignan ko, guys, kasi medyo may kalaliman to, kaya delikado. Kaya dive body talaga yung ano dito. Ayan, guys, di niya na kinaya, bumalik na siya payataas. Itong pangalawang attempt niya, guys, inabot niya talaga yung ilalim, kaso ganun pa rin, nasa butas pa rin yung isda. Tsaka
sinalubong ko siya guys kasi malalim yung inabot niya. Eh nakayapak lang siya guys. Body system talaga kasi malalim. Ayun guys, sinabihan ko ng okay. Okay lang yan daw. Okay, sinabot niya mga 24 meters ata yun. So yung ginawa ko guys is niram ko yung pana niya tsaka baka sakaling mahila ko yung ilalim tsaka mas second shot ko na. Dito nga pala yung pangalawang butas na tumagos siya guys. Kita ko na yung shopping ko, naipit doon yung isda sa loob talaga tsaka inila ko sa pana kaso bitin yung hininga ko kaya gumulusok na ako pa itaas. Iniwan ko na yung pana doon para doon na lang ko kukunin pag naibalik na kasi sobrang lalim talaga. Lupay-pay na kami guys, nakailang dive na ito, hindi ko lang naiutong yung iba kasi medyo mahaba-haba na. Secure na natin yung isda. Eh nung pag malapit na sana ako guys eh paisip ako na tanggalin ko na lang kaya yung snap ko dun sa shooting line para dun ko na lang sa kabila hihilain yun para di na ako mahirapan. Yan guys, bumalik na ako. Ayun nga guys, so lumalalim na yung dagat, nag-high tide na at saka napaisip na lang ako na mag-stop na lang kami ng weights kasi mas mabigat yung sa kanya eh gaan lang yung sa akin. Kaya nag-stop kami guys. Yung plano ko dito guys is para mabilis akong mapunta sa ilalim tsaka effortless yung pagbaba ko. May naisip din ako na pangalawa na itatali ko na lang yung rail line ko sa weights na hiniram ko para pagdating ko dun sa ilalim is tatanggalin ko na lang weights ko para gaan lang yung pag-akyat ko. Pinaluwagan ko na yung adjusa ng reel ko para dire-diretso ko sa ilalim tsaka hinawakan din ni Jade yung spear gun ko. Yung
dito na parte guys is di ko na nakunan yung susunod na pangyayari. Pero successful naman yung plano. Saka yan guys, hindi ko na nakunan ng video yon, kaya last part na ito nung natira ko na yung isda sa ilalim kasi nahila ko na doon. Sinecure ko ng second shot sa pana ni Jade. Tsaka ito nga pala yung first time ako nakakita ng ganitong kalaking snapper guys sa buong buhay ko, kasi sa spot namin walang ganito. Yung original spot ko talaga, walang ganito kalaking snapper doon. So ito, dayo lang ako guys, dayo lang ako dito na lugar. Tuwang-tuwa ako nung pag-akyat guys, sobrang laki talaga. 7 kilos to guys, natimbang namin, 7 kilos. Ayan guys, pulang-pula, sobrang laki talaga ng isda na to. First time ako makahuli ng ganito kalaking snapper. Pulang-pula. Tsaka guys, bago mag-end yung video natin, may pa-quick shoutout tayo dito. Shoutout nga sa channel ni It's Boss Luis TV, tsaka kay Wars Jed, lalong-lalo na kay John Paul Pimentera Kaya, at tsaka kay Samal Boys. Maraming salamat sa inyo guys at walang sawang pagsuporta ng aking channel.